Ate, okay lang itong malaki ang hingin ko? Gaya mo ito si anak mo. Lagi nakakahuli kasi ang style niya, nakabunga ka siya pa naghuli. Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Nandito po ako sa kabahan po ng San Jose, Talisay. Ayan, manapansin po akong dalawang nanay po na namimingwit. Ayan. Mag-alas 6 na po ng hapon, dito pa rin po sila na namimingwit. Ayan, subukan ko po yung dalawa na hingyan po ng kahit po isang peraso. Ayan, kapalit po ng 1,000. Tara po mga kabente, samahan niyo po ako. Nanay, may uli na kayo? Nanay, may nauli na po na. Nakakagap nga din kami ng uula. Nakailan na po kayo? Ha? Nasaan na po yung nauli ninyo? Nanay? Tsaka ate, 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 may uli ka na? Limang puyo. Oh yun, no, sa anak ko. Ay, anak nyo po yan? Magkasama po lang po kayo sa isang bahay. Anong oras pa po kayo naghuli dito ng isda? Umaga pa. Ibig sabihin, yung buong huli ninyo kanina pang umaga. Nagkain na po kayo ng tanghalian. Hapon na, mag-aalas 6 na. Kasama namin. Yan pong huli po ninyo, sino-sino po ang magkakain yan? Ilan po kayo sa bahay? Siyam. Kasama po ito si ate, yung anak po ninyo. May anak na? May anak ka na? Lima. Las Bienas. Saan po kayo nakatira? Gabun. Ah, Gabun. Ilan po kayo naghuli ng isda? Nasaan po ibang kasama nyo? Sa may... Ibig sabihin, pang-ulam lang po ninyo yan. Nanay. Araw-araw po kayo naghuli ng isda. Nanay, alam mo kung bakit di ka nakakahuli? Nakaganyan ka kasi, nakaano ka sa ano, sa tuhod. Dapat ganun ka o, mag, ganun kay ate o, nakaano. Ang pagod na lang, sakit na sa mukha. Kaya dati, ay di mo mapagod. Hmm. Pangulam na nga namin yan siya. Naghahalap ako ng isda ang mga apugaw, pagkano, wala. Mama. Ang asawa po ninyo po, anong trabaho? Nanay? Ang asawa ko ay sa ano lang, sa ilog, naghahakot ng buhangin. Naghahakot ng buhangin. Hindi naman masyado nang kakatrabaho yun at silver na yun. Nanay, di mo ba alam ganyan, pag nagaganyan naguhuli ng isda, malas yan. Kaya kanina ka pa din nakakahuli at nakaano ka, nakapangungkuan ka sa tuhod mo. Buti na mo walang nakagat na ano, isda. Hello. Naantay lang namin yung dalawang kasama namin at yung service. Sino po yung kasama po ninyo, bata pa? Hindi, mag-ama din na tagarong sa amin. Nakisakay lang kami sa padyak nila. Buti naman po may isda dito. Meron ma'am, puyo. Maliliit. Nasaan na nga? Anak, taas mo nga. Pupunta po natin mga kabente yung isda. Tatanim po natin kung ibig sa atin kasi kailangan daw po nila ng pang-ulam. Subukan po natin si ate kung ibibigay po ni ate yung huli niyang isda. Kapalit po ng pera. At wala daw pong pang-ulam, subukan po natin. Sinabi ko po na gamot po sa aking sakit, puyo. Ha?
Gamot kasi yan sa ano, yung may sakit kasi ako nangangalay. Sabi daw, gamot daw itong mga ganitong isda, puyo. Marami-rami na oh. Eh may talusog. Hindi po yung talusog, bagar bakla yan. Bakla. Ano ba kayong kulay? Ba't malakabot dito ang baklang isda? Ibig sabihin, anong oras pa yan ninyo ito nahuli? Kanina po. Ah, kanina pa? Ibig sabihin, maghapon, ito lang yung nahuli nyo? Iyo po. Tapos, ilan kayo magkain dito? Siyam. Siyam. Kulang ito sa ano? Sa akin, kulang na kulang ito. Mahanapan naman po ako ng baby ko. 2 taon. Nahanap ng isda. Mama, da! Naghanap ng isda. Itong isang malaki na lang. Ate, ito yung isang piraso lang. Isa ko lang. Wala naman po kayo lalagyan. May marami po akong lagayin. Pili kong pong lagayin dyan sa U-box. Pili kong lagay po yan dito sa bag. Wala dito sa yan. Dito, may lagayin ako dito sa bag. Pili yan. Araw-araw po kayo nandito sa... Hindi po. Bingwitan. Hindi po. Sa nagkataon lang po na walang pasok yung mga elementary po. Saka walang pasok ang daycare. Nagkakapunta po ako. Pag may pasok, wala po. Walang kawin. Nanay, may nauli ka na dito, wala pa? Ah, dalawa, nandito na din siya. Paano paghati nyo yan? Dati-hati po, mga sa magkasya. Buti hindi kayo namang problema sa bigas. Ay, ano nga po sir. Nagbabakalandan nga po ay. Dalaw-dalaw pati ang bandwidth mo. Kapag po nga yan, nakataan lang si Dua, wala naman ang tutok to. Ako, nahuli ko pang... At di naman po kami nagbibinta ng ganyan ay... Papangulam nyo lang. Pero kung gusto nyo po, sige, kumuha na po kayo ng saro. Ibig sabihin, papakuhain mo ako ng isa? Pag nagataan naman po yun, nalakap lang ako ng gulay-gulay, kasi na yan. Bibigay mo na sa akin, ate, yung isang piraso. Opo. Ay siya? Sige na po. Baka man masama sa loob mo. Ay, di po. Nanay. Kung kabulungan po naman sa inyo ay... Meron kami alaga. Paano pag binawasan ko pa yan, di kukulangin na kayo, wala nang... Hindi po, ginagataan naman po namin yan. Tapos nilalahukan po ng gulay. Mga anak naman yan. Ate, okay lang itong malaki ang hingin ko? Ay, sige na po. Hindi nga, bibigyan mo talaga sa akin? Hindi po. Mga anak naman yan, sir, ay hindi makiulang putol-putol lang po. Grabe. Ba't mati naisipan ibigay na lang sa akin imbis na pabili mo sa akin? Sabi niya po, may kabulungan niya sa inyo. Oo. Ay, ikaw niya na po ang isa. Grabe ang bait nito ha, ni ate. Lapit lang yung amin. Ay, mayroon kaming alaga niya nasa inyo. Bakit ang bait mo? Ay, wala po. Ay, siyempre po. Siyempre, kailangan na kailangan mo. Dapat hindi mo ibigay itong maliit nang ibigay mo sa akin. Ay, kung may kabulungan naman po para sa inyo, ay... Kung nangangait baga tayo niyan.
Sige na ate, ito na lang oh. Ito yung isang piraso. Grabe ang bait ni ate. Parang umiyak ate. Hindi, lalagay ko ng ate dito sa bag. Ito malan sa po ini. Ay, buhay pa. Buhay pa po ini. Ay, dyan mo muna. Dyan mo muna. Mamay ko na nga rin makakuha mo ng plastic. Ate. Nagbibiro lang ako. Ay. Nagbibiro lang ako na ano. Na ano po. Nagbibiro lang ako na tingin ko. Tinitisling lang kita. Ay. Mabigay naman po ako, kuya. Sabi niyo po, ilangan niyo at may karahayan, kabulungan. Panlubog yan. Ay, butang yan. Ayan, yan ay. Dahil po, mabait po kayo. Bibigyan ko kayo ng pambili ng ulam. Ay, salamat po. O yan, laki naman po nito. Pambili nyo po ng bigas ni nanay. Ayan po. Magkasama naman po kayo sa bahay po, ano? Opo. Kanina, tinitesting lang kita. Na kunwari hingin ko yung isda na nahuli mo kukunti lang, bakit naisipan mo na bigay sa akin yung malaki? Ay, so, sabi niyo po kasi may kabulungan po sa inyo. Ay, kaya sabi ay, ko naman siya, may alaga po, kami bibigyan po sa inyo at may kabulungan po. Malalaki na yun. Nakuha ate si ano, 20 boy. Sino po? 20 boy. 20 boy. Namimigay ako dati ng 20. Ngayon, 1,000 na. Malaki na. Kung sakali na makabot ako sa bahay ninyo, saan ang bahay ninyo? Ay, di madali lang po, sir, makakuha. Yung boundary lang ng Gabon. Welcome na Gabon. Yun na po yung ano. Ano pong nanapin kong pangalan? Ay, Charito de los Reyes po. Charito de los Reyes. Opo. Mag-ingat kayo dito, baka mahulog ka ate. Ay. Di ka pati yata marunong maglangoy. Ate. Mababangon po lang yan. Ate. Po. Gaya mo ito si anak mo. Ay, siya po baka nagmana yan. Lagi nakakahuli kasi ang style niya, nakabuka ka siya pa naghuli. si nanay, kaya di nakakahuli at nakapangkuhan sa tuhod. Lagi nakapuha ng baba. Ate, masaya ka man. Ay, masaya po. Tamay pa, masaya na rin all si nag-high school ko. So, may pambili ka ng bigas? Opo. Tapos may panira pa. Magkakasya-kasyahin po yan. Magandang words pa ka dito mamaya. Pinahalat lang po namin si kasama namin. Yung nakisakay lang kami doon sa Padyak. Hanggang sila ang may sasakyan. Hanggang sila na uli, hindi rin kami makakaalis dito. Buti hindi nagagalit yung mga asawa nyo. Alam po. Minsan nga po nasunod dito pag yung walang trabaho. Kuya, maraming salamat po sa binigay ninyo. Malaking tulong na po ito pambili ng ulam at ng bigas. Ayan mga ate, pag ano, kung sakali na makapunta ako sa inyo, madala ko ng bigas sa inyo, ano? Opo. Grabe ang tsatsaga ninyo maghuli ng isda. Ako, naghuli din ako dati ng isda sa ganito, pero hindi man ganito. Yung kinakama, baga? Opo. Ay, yung guma. Grabe yung bait niya, ate. Kaya dahil, ate, may ano, dahil mabait ka, yan ang binigay ko sa iyo, may premyo. Pero kung yung maliit ang binigay mo, 100 lang yun. Alanganin kong pukat yung maliit. Akala ko nag-chichismisan kayo yung dalawa. Bawal na po yan. Alam ko ate ang pangalan mo. Marites.
Ito si Ate Marisol. Joke lang ata. Sige Ate, mapunta na din ako. Maraming salamat po. Oh, sige. Yan po mga kabinte sila Ate, nadaanan ko po sila dito. Pumunta po ako dun sa Bagasbas Boulevard kasi mas shortcut po ako, nakita ko sila dito. Hapon na hapon na po, mag-alas 6 na ng hapon, babanwit pa po itong dalawang magnanay. Yan po mga kalingap, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Yan, maraming salamat din po sa suporta ninyo kay Kuya Bal, Kalingap Rob at kay Ate Edna Vlog. Huwag mo sana kayo magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Marami po tayo natutulungan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe po Mr. 25 Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.